Ito na nga mga kababayan, panoorin at pakinggan natin kung bakit sobrang tataas ng mga bilihin ngayon at kung bakit natin nasasabi na kontrolado ng mga malalaking negosyante ang ating pamahalaan. Dito pa mga kababayan ay may paliwanag dito at pakinggan natin at mismo ang mga negosyante na may sabi na konektado ang gobyerno sa malalaki at mga higanting kumpanya dito sa ating bansa. Si Pangulong BBM at ang gobyernong to ay kontrolado ng mga oligarchs at mga bilyonaryong negosyante. Ipapakita ko sa inyo kung bakit at paano. Pakinggan natin mismo yung sinasabi ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. This president, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the private sector. And I think nakakagana as a business person, parang... Wow. It's the first time it has happened that the president is so accessible to business tycoons. Kung narinig nyo na nagsalita ay si Lance Gokongwei ng Pamilya Gokongwei. Siya ang presidente ng JG Summit Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sila ang nagmamay-ari ng Robinsons, Cebu Pacific at ng Universal Robina Corporation. Siya na mismo ang nagsabi that the president is so accessible to the private sector, aka mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante, at inadmit niya na ngayon lang to nangyari. Pakinggan natin yung isa pa na oligarko. Nowhere have I heard in any other country where the president meets with the private sector on a scheduled basis. It's unheard of when the president really listens to you. Yung narinig nyo naman na nagsalita ay si Sabin Aboitiz. Siya ang presidente at chief executive officer ng Aboitiz Group, isa sa mga kumpanya na nagkokontrol ng kuryente sa bansa natin. Sa bibig niya mismo nang galing na dito niya lang naranasan sa Pilipinas na yung presidente ay regularly nakikipag-meet sa private sector, aka mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. Oh, pakinggan pa natin yung isang bilyonaryong negosyante. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Mm-hmm. Bira yan, ha? Uh-huh. Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Mm-hmm. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Yung narinig niyo na nagsalita ay si Ramon Ang. Tao yan ng mga kuwangko, ni Danding Kuwangko. Siya ang chief executive officer at largest shareholder ng San Miguel Corporation. E alam naman natin ano ang San Miguel Corporation. Isa sa mga pinakamatatanda, pinakamakapangyarihan, at pinakamalalaki na kumpanya dito sa bansa natin. Siya na mismo nagsabi na bihira na may presidente na magtatanong ano yung dapat na gawin. At dahil daw kay BBM, mataas ang confidence ng mga investors at ng mga malaking mamumuhunan dito sa bansa natin. Huli nating pakinggan tong isang bilyonaryong negosyante. 2023 was a record-breaking year for all our businesses. That was right after the opening of the economy. PBBM had already come in 2022. Then 2023, that was, I think, the full recovery already. You saw na all our businesses were on all-time high, even higher than pre-pandemic. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Kevin Tan. Siya ang Chief Executive Officer ng Alliance Global. Sila ang nagmamay-ari ng Megaworld, Emperador, at ng McDonald's Philippines. Siya na mismo ang nagsabi na sa pagpasok ni PBBM, all-time high yung kita ng kanilang mga negosyo. Mas malaki pa sa kinita nila bago mag-pandemic. Ang tanong, nakinabang ba tayo dito sa mga pinagsasabi ng mga oligarko na to? E yung economic growth na pinagyayabang ng gobyerno, nakinabang ba yung mga manggagawa? Tumaas ba yung sahod? Bumaba ba yung presyo ng mga bilihin at serbisyo? Di ba hindi naman? So sino yung nakikinabang at nag-e-enjoy dun sa mga nire-report ng Pangulo at sinasabi ng mga negosyanteng to? Definitely hindi tayo namamamayang Pilipino. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit taon-taon na lang pare-parehas na pangalan yung nandun sa top 50 na pinakamayayaman sa bansa natin tapos mas lalong naghihirap yung mga manggagawang Pilipino. Alam nyo kung saan ko nakuha itong mga video na to? Nakapost mismo sa PCO page. Kaya yung gobyerno natin, podcast mismo ng mga elitista, mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante. Ayun nga po mga kababayan, napanood naman ho natin. Siguro naman ho, maunawaan natin kung bakit gaano at kung bakit talaga sobrang tataas at patuloy na tumataas ang ating mga bilihin dito sa Pilipinas. At ika nga, kumbaga, panay ang taas ng mga bilihin ng mga gastusin. Pero yung sweldo, talagang hindi pa rin nagbabago. Tama yung sinabi ng isang nagpaliwanag na ang kumikita at ang nakikinabang lang talaga yung mga malalaking kumpanya
o yung mga big time o yung mga negosyante, hindi talaga yung mga manggagawa. Totoo naman yun eh. Kita nyo naman kung ano kaya hirap pa rin yung mga manggagawa natin, yung pa rin yung sweldo. Tumaas ba? Di ka, hindi. Pero yung mga malaking kumpanya, aminado sila na malaki nga ang kanilang improvement sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano man po ang inyong masasabi, ay comment nyo lang po sa baba. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. God bless po.